siya yung flow ng current dadaan dito. At the same time ay dadaan din po ito dito. So naka-close ito. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome po muli dito sa bago nating video tutorial. Sa tutorial nating ito ngayon ay gagawa natin ng schematic diagram itong ginawa kong wiring nitong forward and reverse contactor with ready mode indication. At ito ay base na rin po sa request ng ating mga kaibigan at kapwa natin Pinoy electrician na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay dito sa ating channel. Iguguhit po natin ang schematic diagram nito point by point, step by step para madaling maunawaan lalo na nang nag-uumpisa pa lamang na mag-aral ng motor control. Bago natin simulan na iguhit ang schematic diagram nito ay pag-anahin muna ulit natin itong motor control circuit na ito ng forward and reverse operation para ma-refresh po natin kung paano ito mag-operate. Okay po? At sa mga hindi pa po nakakapanood ng sinundang video tutorial natin ito ngayon ay panoorin nyo po yon para lubos po ninyong maunawaan ang ginagawa nating video tutorial ngayon. Ang link ng mga video tutorials natin ay nasa description below. Pakiclick na lamang po. Salamat. So ngayon po ay pag-anahin na natin itong motor control circuit na ito with load. At ang pinaka-load po natin dito ay itong gagamitin natin. Itong electric pan na ito. Minodify ko na po ito in forward and reverse rotation. Ibig sabihin po niyan ay kapag kagumana or nag-energize itong forward ay clockwise ang ikot nito. Ganoon din sa reverse contactor. Pag ito naman ang nag-energize ay reverse naman ang ikot or counterclockwise ang ikot nitong electric pan na ito. And once again po, hindi natin mapapagana itong forward or reverse contactor hanggat wala tayong feedback from ready mode indication na ang ibig sabihin nito ay naka-poly stop na ang rotation ng load. At kapag ka naka-poly stop na ay doon pa lamang natin pwedeng mapagana itong forward or reverse contactor. Okay po, so pag-anahin na natin ito. So i-on po natin itong control circuit breaker at maging itong power circuit breaker. At pag-anahin natin itong forward contactor. I-press natin itong forward push button. So katulad po ng ipinaliwanag natin kanina at sa nagdaang video tutorial natin ay hindi po kaagad nagagana itong forward contactor na ito. Gagana lamang ito kapag ka mayroon na tayong feedback from ready mode indication. So ngayon po ay mayroon na tayong indication from ready mode. Pwede na nating pag-anahin itong forward contactor na ito. At kapag ka nag-energize na po itong forward contactor ay gagana po itong load natin in clockwise rotation. Okay po. So i-press po natin itong forward push button. Nag-energize po itong contactor natin, forward contactor, at umikot naman itong load natin in clockwise rotation. Hintayin lang natin na mag-accelerate ito in peak acceleration. And then kapag ka gusto nang pag-anahin ni operator itong load na ito in reverse operation ay i-stop lamang niya itong stop push button at ipipress niya itong reverse push button. Okay po. So pag-anahin naman natin itong load na ito in reverse rotation. Press natin itong stop push button at i-press natin itong reverse push button. So hindi pa gagana itong reverse contactor na ito hanggat wala tayong ready mode indication dito. At itong ready mode indication na ito ay nagsasabi na naka-poly stop na itong load na ito. So ngayon po ay mayroon na tayong ready mode indication sa reverse operation at naka-poly stop na rin itong load natin. Pwede na nating pag-anahin itong reverse contactor. Safe na rin pong pag-anahin itong load natin. Okay? So, i-press natin itong reverse push button. So, gumana po ang load natin. At kapag ka gusto ng pag-anahin ng operator itong forward contactor or itong load na ito in forward rotation ay ganoon din po. I-stop lamang niya ito. I-press lamang niya itong stop push button and then i-press niya itong forward push button. So gawin po ulit natin yan. Once again, stop po natin itong stop push button at i-press natin itong forward push button. So hindi pa rin po gagana itong forward contactor sapagkat umiikot pa itong load natin.
Once na magkaroon na po tayo ng feedback from ready mode indication, ay doon pa lamang natin pwedeng paganahin itong forward contactor. So mayroon na po tayong feedback from ready mode indication. Ibig sabihin po niyan ay naka-pull stop na rin itong load natin. Safe na po nating paganahin itong load natin ito. So i-press po ulit natin ito once again, itong forward push button. So bali ganyan lamang po yung sequence of operation ito na gagawan natin ng schematic diagram. Okay po, so sana po sa mga kaibigan natin, sa mga sumusubaybay nating electrician, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang sa motor control, sana po ay na-try po ninyo na iguhit ito. Doon sa unang video natin ay na-try ninyo na iguhit ito para po matuto tayo kung paano magbasa ng schematic diagram. At the same time ay kung paano gumawa ng schematic diagram base sa sequence of operation. At katulad din po ng sinabi ko sa naunang video, madali na lamang pong gawan ng schematic diagram ang isang control panel. Kapag ka nakikita na natin na gumagana or nakikita na natin mismo sa actual yung sequence of operation ng isang control panel. Okay po, so stop na po natin at umpisahan na natin gawan ng schematic diagram itong ginawa kong wiring na ito ng forward and reverse operation. Okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, so bali ito po yung basic motor control circuit natin ng forward and reverse operation. Itong portion na ito ay para po kay forward circuit at ito namang ay para kay reverse circuit. Ito yung holding coil natin ng forward and reverse contactor. Meron siyang marka na A1 and A2. At ito namang NC contact na ito, ito po yung tinatawag nating interlocking system between forward and reverse circuit. Ito naman yung push button natin, stop push button at start push button para kay forward and reverse circuit. Ito naman yung NC contact natin ng overload relay. Tinatawag natin itong tripping contact. At ito naman yung line 1 and line 2 circuit breaker natin. Okay po. So, unahin natin gawan ng schematic diagram itong forward circuit na ito. At ang pagbabasehan po natin sa paggawa ng schematic diagram ay ito pong motor control na ito na pinagana po natin kanina. Okay po. So, para po mas maganda ang paggawa natin ng schematic diagram ay takpan po muna natin itong portion na ito ng reverse circuit. So bali ito po yung pantakip natin dito para maging malinaw at maayos ang ating paggagawa ng diagram. So okay na po mga kaibigan, mga ka-electrician, natakpan na po natin itong portion ng reverse circuit. Pwede na po tayong gumuhit ng diagram dito. Okay. So kanina po nung pinres natin itong forward push button, okay, ay hindi po kaagad na gumana itong coil na ito ng forward contactor. Ito po, okay, napinaris natin ito, hindi pa ako agad na nag-energize itong forward contactor na ito. So dito po sa diagram natin ito, kapag kapinaris po natin ito, ay magkakaroon tayo ng complete circuit between line 1 and line 2. Ibig sabihin po niyan ay mag-i-energize itong holding coil na ito ng forward contactor. So para po hindi ito mag-energize, once na ipinaris po natin itong forward push button na ito, ay maglagay po tayo dito ng isang NO contact. Okay? Normally open contact. Para kapag ka pinres po natin ito, ay hindi po kaagad nagagana itong holding coil na ito ng forward contactor sapagkat disconnected yung circuit dito. Okay po? So lagyan ko muna po ito ng maayos na pagkakaguhit ng normally open. So okay po mga kaibigan, mga ka-electrician. So mayroon na po tayo ditong auxiliary contact normally open. Pamaya po natin ito lalagyan ng level niya kung ano, kung saan galing itong auxiliary contact na ito. Okay? So ngayon kapag pinres natin itong forward push button na ito ay hindi gagana itong holding coil na ito ng forward contactor sapagkat disconnected yung circuit. Okay? So nung pinres po natin itong forward push button na ito ay nagkaroon po, ay umilaw po itong system on indication na ito. Ang ibig sabihin po ng system on indication na ito ay gumagana or nagpapangsan yung control system sa loob ng control panel. So ang magtitrigger po rito para umilaw itong system on indication na ito ay ito pong relay na ito. Gagamitin po natin yung isang contact ng relay na ito.
NO contact. Kapag ka nag-energize po ito, magko-close yung NO contact na yon. Iilaw itong system on indication na ito. Okay po, so iguhit po natin yan. So iguhit po natin yan at dito natin ilagay ang coil ng relay. Ito yung relay coil natin. Lagyan natin ito ng level na R1. Ball pin na yung gamitin natin pangguhit para mas malinaw at maanidag ninyo. So bali ito po yung relay coil natin. Mayroon itong marka or level na R1. Ang relay base ay mayroong marka na A1 at A2 katulad nitong sa magnetic contactor natin. So lalagyan din natin itong relay coil na ito ng A1 at ito naman ay A2. Okay po? Itong A2 ay ikukonekta natin dito sa line 2. Okay? So i-connect natin yan dito. At ito namang A1 ay dito natin ikukonekta sa huling terminal point na ito ng forward push button. Okay po? So bali ganito po. O pwede na rito. Ayan. Okay. Para kapag ka nag-close itong contact point na ito o pinrest natin itong forward push button ay magko-close ang contact point na ito between this point and this point at mag-i-energize itong relay 1 natin. Okay po? Itong relay 1 na ito dapat ay continuous yung energization niya, tuloy-tuloy dapat. So dito sa connection natin ito, kapag ka binitawan natin ang pagkakapress o nirelease natin yung pagkakapress dito kay forward push button ay madi-disconnect yung circuit na ito at magdi-de-energize itong relay na ito. So dito po natin gagamitin yung isang auxiliary contact, NO contact nitong relay 1. Gagamitin natin yun as maintaining contact. At iyan ay ikukonekta natin dito, parallel. Katulad po nitong NO contact na ito, na maintaining contact din ng magnetic contactor. So ipaparallel lang po natin yan dito. Okay po? So ito yung isang NO contact ng relay 1. At ikokonekta natin yan dito. Okay po, ito ay lagyan natin ng level na R1. So ngayon kapag ka pinrest natin itong forward push button, magkuklose yung circuit na ito at mag-i-energize to. Pag nag-energize yan, mag-a-activate itong NO contact na ito. Ito po ay magkuklose. Pag nirelease natin to, mag-i-disconnect yung circuit between this point and this point. Pero yung kaya yung flow ng current ay dito na dadaan. Sapagkat ito ay naka-close, kaya mananatili o tuloy-tuloy ang energization itong relay 1. Okay po? Ang isunod naman natin ay itong system on indication. Dito natin ilagay itong pilot light natin para sa system on indication. Itong isang terminal point na ito ng indication lamp ay dito, ikukonekta natin dito. Okay po? At gagamitin natin yung isang auxiliary contact nitong R1, NO contact, no? So ilagay po natin yan dito, NO contact, at i-connect natin dito. Ito ay galing dito kay R1. At itong isang terminal point na ito ay i-connect naman natin dito, which is itong linya na ito ay connected dito sa line 1. Okay po? Kaya kapag ka nag-close ito or nag-energize ito at ito ay magko-close, iilaw itong system on indication natin. Okay po? So, bali ganyan lamang po kasimple yung diagram or circuito para dito sa system on indication. Ngayon, para mas maliwanag ay i-actual natin itong circuitong ito ng system on indication. Okay? So, puntahan natin itong motor control circuit natin. I-on natin itong control circuit breaker. At dito po sa motor control circuit natin ay ito yung relay number 1 natin. Okay po? At ito naman yung system on indication natin, yung pilot light. And then ito yung forward push button. So, i-press natin itong forward push button. Nag-energize si relay, nag-activate yung auxiliary contact nito. Yung NO contact ay nag-close. Umilaw itong system on indication natin. Okay po? Ngayon, isunod naman natin itong timer na ito. Ang magti-trigger sa timer na ito ay
Ito rin pong relay number 1 na ito. Gagamitin natin yung isang NO contact ng relay number 1 na ito para i-activate or i-energize yung coil nitong timer. At yung isang contact nitong timer, NO contact, yung tinatawag nating time delay on energization, ay iko-connecta naman natin dito sa relay number 2. At yung isang NO contact nitong relay number 2 ay iko-connecta natin dito sa pilot light natin ng ready mode indication. Okay po. At itong ready mode indication natin ito ay nakabase sa pulley stop rotation ng load natin. So yung setting natin dito sa timer ay nakabase din sa pulley stop rotation ng load natin. Kaya sabay na sabay po yan. Once na ito ay mag-close, yung time delay on energization ito, NO contact, ay mag-i-energize itong relay na ito at iilaw itong ready mode indication na ito para mabigyan ng feedback yung operator na naka-pulley stop na yung load. So gawan natin yan ng diagram. So iguhit natin dito ang symbol ng timer natin. Okay, so dito natin ilagay ang timer. Lagyan natin ito ng marka na TR. Okay po. Itong isang terminal point ng coil nitong timer ay iko-connecta natin dito sa line 2. Okay po. Connect natin yan dito. At itong isang terminal point ng timer ay iko-connect natin sa auxiliary contact nitong R1, NO contact. Okay po. And then itong isang terminal point nitong NO contact na ito ay iko-connect naman natin dito sa line 1 circuit natin. Okay po. So lagyan natin ito ng level na R1. At katulad ng sinabi natin kanina sa motor control circuit natin ay itong contact or NO contact ng timer or yung tinatawag nating time delay on energization ay i-activate niya ang relay number 2. At yung relay number 2 auxiliary contact ay gagamitin natin sa system on indication. Okay? So, ilagay natin dito ang relay number 2 natin. Lagyan natin ito ng level na R2. And then ito yung system on indication natin. Okay po? So itong mga terminal na ito dito saka dito sa system on indication sa ready mode indication ay iko-connect natin dito sa line 2. So lagyan natin ito ng, para hindi tayo malito, ready mode. Okay po. Unahin natin itong R2. Itong R2 ang mag-trigger dito ay itong contact ng timer na time delay on energization, NO contact po yan. So bali ganito po ang symbol ng time delay on energization. Okay. So lagyan natin ito ng time TDO. So itong isang terminal point na ito ay iko-connecta natin dito sa isang terminal point ng R2, or ito yung A1 at ito naman yung A2. And then itong isang terminal point na ito ng time delay on NO contact na ito ng timer ay iko-connect naman natin dito. Okay po. At itong ready mode indication na ito, ang magti-trigger naman dito para umilaw ay itong isang auxiliary contact nitong R2, NO contact. So gagamitin natin yung NO contact dito. Ito ay galing kay R2 at iko-connect naman natin dito sa ready mode indication lamp natin. At itong isang terminal point ng R2, NO contact, ay nakakonekta rito. Okay po. So bali yung numbering itong mga contacts na ito ng relay ay kayo na po ang bahalang maglagay, no? Depende sa inyo kung aling contact yung gagamitin ninyo. So katulad po ng sinabi natin sa naunang pagpapaliwanag natin, ano? Kapag ka nagkaroon na po tayo ng feedback from ready mode indication, ibig sabihin ay pwede na nating pagganahin itong forward contactor. So itong inilagay natin kanina na auxiliary contact, NO contact na ito ay dito manggagaling kay relay number 2 dito. So lagyan natin ito ng level na R2. Okay po. Para pag nag-energize itong relay number 2, magko-close ito. Well, so ibig sabihin ay kumpleto yung circuit dito at ready to operate na.
itong holding coil ng forward contactor. Ngayon, kung inyo pong mapapansin at ating i-analyze itong ginawa nating schematic diagram na ito ng forward circuit, ay kaagad na mag-i-energize itong holding coil na ito ng forward contactor once na mag-close itong auxiliary contact na ito ng relay number 2. Kahit hindi natin i-press ang forward push button, mag-i-energize po kaagad ito, which is hindi dapat na ganun ang logic niya. Base dito sa ginawa nating actual, nagkaroon tayo ng feedback from ready mode indication, ay kinakailangan pa na i-press once again ng operator itong forward start push button bago pa niya mapagana itong forward contactor. So ganyan yung sequence of operation ng pinagana natin itong motor control circuit na ito. Okay po. So i-trace po natin ang circuito mula rito sa line 1. Okay po, para makita natin yung kung nasaan yung problema. Ano? Para masunod natin yung sequence of operation base dito sa motor control circuit na ito. Okay. So mula rito sa line 1, yung flow ng current, no? Disconnected ito dito. Okay. Yung flow ng current ay dadaan dito. Ito po ay naka-close. Okay? Sapagkat naka-energize itong R1 na ito. So yung flow ng current dadaan dito. At the same time ay dadaan din po ito dito. So naka-close ito, mag-i-energize kaagad itong holding coil na ito ng forward contactor. Which is, sabi ko kanina, ay hindi dapat na ganoon ang maging logic niya. So mayroon po tayong dapat na idagdag pa sa sirkitong ito. So ang gagawin natin dyan ay maglalagay tayo ng isang auxiliary contact sa point na ito. Para kapag ka ito ay nag-close, ay dapat disconnected ang circuit na ito para hindi mag-flow yung current o dumaloy dito yung kuryente, para hindi mag-energize itong holding coil na ito ng forward contactor. So lalagyan po natin ito ng isang auxiliary contact, normally closed contact po ang ilalagay natin dito, galing dito sa relay number 2. Okay, so lagyan ko muna po ito ng NC contact. So ito yung NC contact natin galing kay R2. Okay. So itong auxiliary contact na ito ay galing dito kay relay number 2. Lagyan natin ito ng level na R2. Okay. So ulitin natin. Once na ito ay mag-energize itong relay number 2, magka-activate yung mga auxiliary contacts nitong relay. So ibig sabihin niyan, itong NO contact na ito, okay? Itong NO contact na ito magko-close yan. At the same time, sabay na sabay po ito, itong NC contact na ito ng relay number 2 ay mag-o-open. Okay? Madi-disconnect yung circuit dito. Kaya kapag ka nag-close ito at naka-open ito, hindi na dadaloy yung kuryente rito. So masusunod po natin yung sequence of operation base dito sa motor control circuit na pinagana natin kanina. Okay po? Halos tapos na tayo sa sirkuito ng forward circuit. Sa reverse circuit naman ay parehas na parehas din po. Okay? May ginawa ako rito. Ready na po. So ito na yung ginawa ko para kay reverse circuit. Ano? I-attach ko lang ito dito. Halos parehas na parehas po. I-attach ko muna. Then tingnan natin yung mga kulang pa. Interlocking na lamang ang kulang. Katulad po nito. Interlocking dito sa relay natin. Ano? Sa reverse circuit, gumamit din tayo ng relay, dalawang relay. So may label tayo rito na relay number 3 at relay number 4. So makikita po ninyo dito yung interlocking. Ito, NC contact na ito ay galing kay relay number 1. So ganoon din dito sa relay number 1 na ito. Lalagyan natin ito ng isang NC contact. Okay? NC contact, galing naman ito kay relay number 3. Para kahit i-press natin itong forward at naka-energize ang reverse circuit, ay naka-open ito, hindi mag-i-energize itong relay number 1. So ganoon din dito sa reverse circuit. Kapag ka naka-energize itong forward circuit at kahit i-press itong
reverse circuit ay hindi mag-i-energize itong relay number 3 dito sa reverse circuit, sapagkat itong relay number 1 ay naka-energize at naka-open itong auxiliary contact na ito. So, pagsamahin ko muna po ito dito. So, okay po na isama na natin dito yung diagram para sa reverse circuit. Okay? So, revisahin po natin kung ano pa yung dapat nating revisahin kung may kulang pa tayo. So, dito po sa reverse circuit ay gumamit din tayo rito ng dalawang relay, R3 at saka relay number 4 at isang timer. So, halos parehas din po yung connection. Kung ano yung ginawa natin dito ay ganoon din po yung connection dito sa reverse circuit. At ito ay ikonekta natin dito. Ngayon, ang kulang natin dito ay itong system on indication para dito sa reverse circuit. So, gagamit tayo dito ng isang auxiliary contact dito, galing dito kay relay number 3. Ano? Para pag nag-activate ito, NO contact, para pag nag-activate itong relay number 3 ay iilaw itong system on indication na ito. So, ipaparallel lang po natin yan, itong auxiliary contact na ito galing dito kay relay number 3. Okay. Ipaparallel po natin dito sa system on indication natin ito. So, bali, dito na natin ilagay. Ayan. Isang NO contact. Nakaparallel lamang po yan dito. Okay. Para pag nag-activate yan, alinman dyan ay magkuklose yung circuit, ano? So, ito ay number 3. Relay number 3. Ito namang isa ay relay number 1. Para kapag nag-activate ang relay number 3 o alinman dito, relay number 3 or relay number 1 para sa system on indication natin, ay magkuklose yung contact na ito. So, magkuklose yung circuit dito. Iilaw ito. System on indication. Okay? At ang naidagdag natin dito sa reverse circuit ay itong stop indication. So, gumamit tayo dito. Ito ay galing kay contactor, reverse contactor, at ito naman ay kay forward contactor. So, naka-series lamang po yung dalawang NC contact. Para pag gumana alinman sa contactor na ito, sa reverse or forward, mag-o-open yung circuit. So, mawawala ng ilaw itong stop indication natin. Ngayon, ito pong ginawa nating schematic diagram na ito ay manually operated lamang po ito. Paano naman po kung gawin natin itong semi-automatic? Ano ang gagawin natin dito? Ano yung dapat nating baguhin or ano yung dapat nating idagdag para mag-operate ito in semi-automatic? Ito po kasing ginawa nating diagram na ito ay manually operated. Ibig sabihin ay kailangan nating i-press itong forward push button and then hihintay natin na magkaroon tayo ng feedback from ready mode indication. Kapag ka mayroon na tayong feedback from ready mode indication ay ipipress ulit natin itong start push button na ito para gumana itong holding coil ng contactor. Ngayon sa sinasabi kong semi-automatic ay isang pindot lang natin or select lang natin sa semi-automatic mode ang control system na ito ay kusa nang gagana itong contactor na ito. Nang hindi na natin kailangang i-press pa itong forward push button or itong reverse push button. Kusa nang gagana itong holding coil na ito. Pero yung system logic ay ganito pa rin po with system on indication. Okay po. So yan po yung gusto kong iguhit ninyo o gawin ninyong semi-automatic itong ginawa nating schematic diagram na ito which is manually operated. So I encourage po ulit na lalo na sa mga kaibigan nating electrician na bago pa lamang sa larangan ng motor control circuit, itry po ninyo na iguhit ito o gawin itong diagram na ito in semi-automatic mode. Okay po? At yan po yung isishare ko din po sa inyo sa susunod nating video tutorial. So sana po ay may natutunan kayo sa tutorial nating ito. Huwag po ninyong kalimutan na i-subscribe ang channel nating ito. Pakishare na rin po ang mga video tutorial nating ito sa ating mga kaibigan na electrician, lalo na po sa kapwa natin Pinoy electrician na nag-uumpisa pa lamang na mag-aral ng motor control circuit. Salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino.